Mga kaibigan, i-shoutout natin si Romel Raris Pagan Gonzales. Isunod natin mga kaibigan si Raf Jarel J. Balani. Si Dominador Inay ng Big Fright. At isunod natin mga kaibigan si Jacinto Junski Jr. Cruz. Pinoy Maneho. Yeah, yeah. MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this, that, that one. Damn, this will be a long night. Nagbabalik with my dog Max. Si Max ay nasa loob ng truck mga kaibigan. At ngayong araw na to ay nandito ngayon tayo sa Atchison, Alberta. And nandito ako kagabi at ngayong umaga, ito ang kukunin natin. Ito yung binigay nila ng load. Hindi ko pa nasukat mga kaibigan, pero extended yung trombone trailer natin. Try them, flatbed, trombone, at in-extend nila. Kasi yung pipe natin, hindi ko pa tinignan talaga. I-measure natin mamaya kung ilang haba talaga tayo. But anyway, try them yung mga gulong natin, triaxle sa likod. And
ito ay papunta ng White Lake, British Columbia. Nakapunta na tayo doon dati at babalik ulit tayo doon. Marami sila mga pipe na pinapapunta doon, maraming mga order. But anyway, ang gagawin natin ngayon mga kaibigan ay i-tie down ko muna siya. Ang specific na load ito ay ang customer ayaw nilang mag-chain. Obviously, wala talagang chain pag ganito. Ang gagawin natin, i-strap natin siya at may nilagay na sila dito mga protective na foam, no? Or styrofoam para hindi masira yung pintura. And so yun yung gagawin natin ngayon. I-tie down ko siya, i-secure natin, lalagay natin ng plugs, lalagay tayo ng mga sign. At tatawag tayo ng permit kasi kailangan natin ng permit papunta doon. And anyway, kita-kita tayo mamaya-maya konti at isi-secure lang natin ito mga kaibigan. At mga kaibigan, lalagyan na natin siya ng mga protective styrofoam. Hindi ko alam kung kasya. Pagkasyahin natin. At meron pa akong nakita dito sa likod. Ito pala yung yarda dito sa Atchison mga kaibigan. Ito yung heavy haul unit nila. Or namin. At ito ilang axle ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. May mga 8 axle sila. Ito may 6 axle. Meron doon 8 axle. May mga 9. Meron na itong 12 doon eh. Pero anyway, ito yung yarda ng mga heavy equipment dito sa Atchison. At doon sa kabila, doon sa harap natin, yun yung mga normal trailers. Pero dito nila nilagay kasi stretch yung trailer natin at walang lugar doon. Kaya dito nila nilagay
itong kukunin nating karga. At balang araw mga kaibigan, pangarap ko ding makapunta talaga dito sa mismong heavy, yung talagang oversize, no? Balang araw, sa awa ng Diyos, makakarating din tayo dyan. Pero sa ngayon, dito muna tayo. Marami pa akong bigas na kakainin. Anyway, maglalagay nga tayo ng mga styrofoam para mahigpitan na natin. Ay, aakyat muna tayo dun sa taas mga kaibigan. Iwan muna natin yan. Isa, dalawa. Pagkasyahin natin. So, customer kasi mga kaibigan, ayaw nilang masira yung pintura. Pero, pag malakas na malakas yung takbo mo, wala rin to. Pero, request kasi ng customer. Kaya, maging na lang tayo, no? Follow the rules. At least, alam nila na talagang nilagyan natin. Kahit baklasin pa naman yan ng hangin mamaya, talaga nilagyan pa rin natin mga kaibigan. So yan yung itsura para hindi lang talaga masira yung pintura. Nahulog yung iba, kukunin lang natin. Aray ko po. Stanley Beke naman. Hindi po to sponsor mga kaibigan. Gusto ko lang po yung gloves nila kasi komportable, no? Kung gusto nyo, mabibili nyo kahit saan, mga hardware store. Maganda siya kasi fit sa kamay. Lalagyan pa natin dun sa kabila. Tara. Ay! Okay. So ilan pa ba? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, siyam. So 1, 2, 3. Alright mga kaibigan, nalagyan na natin siya ng mga protector, no? At hihigpitan na natin siya. Thank you.
Alright, mga kaibigan. At nalagyan na natin siya at nahigpitan na natin. Nalagyan na rin natin ng mga software protection, no, para sa paint. Anyway, ang nilagay ko dito sa harap, apat na strap. At nakalambitin siya, nakapiko para hindi siya kumalap-kalap-kalap sa hangin. Yan yung main purpose yan, mga kaibigan. Mga driver alam nila yan, lahat yan. But anyway, apat yung nilagay ko dito. Dito sa gitna na naka-stretch, hindi ko nilagyan. Dito naman nilagyan ko ng tatlo. Tapos dito sa likod banda, tatlo ulit. Tapos sa pinakalikod, mga kaibigan, ang nilagay ko dalawa. So ayos na ayos tayo, mga kaibigan. Excuse me, mga kaibigan. At nilagyan ko na rin ng sign sa likod. At pati na rin sa harap, nilagyan na rin natin. Dito sa kabila, higpitan ko na lahat. At check na rin natin pala yung mga gulong para make sure na lahat ay ayos. Oops, parang flat ta. Flat nga, kulang tayo ng hangin. Papahangin tayo, mga kaibigan. Papalagay tayo ng hangin dyan sa shop. Kaya importante talaga pag i-check yung gulong, kulang siya ng hangin. Yan yung nilagay nating mga strap. Nakapaglagay na rin ako ng sign sa harap, mga kaibigan. At ang gagawin na lang natin, itataas natin itong landing gear. At yun na lang. Tapos aalis na tayo dito. Nakapag-diesel na ako bukas. Aside from ano pala, magpapahangin tayo ng gulong. Wala na tayong gagawin pagkatapos. Nalagay ko na yung oversize dito na sign at flags sa pinakalikod. So yun na lang, mga kaibigan. At kita-kita na lang tayo maya-maya konti. So, mga kaibigan, so ang gagawin ko ay ipapasok natin yung trailer, ibaback up natin dito sa loob ng building na to. At sinabihan ko na yung mga mekaniko dito yung kumakana ng trailer. At sabi naman nila okay lang, ibaback up lang natin. Sabi ko, may trombo na akong trailer, mahaba-haba konti. Sabi nila, walang problema, kahit lumagpas ka pa daw sa pintuan, ayos lang daw. So sabi ko maraming salamat at gagawin nila agad, no? At dahan-dahan lang tayo, mga kaibigan. Diyan natin ipapasok yung ano, yung trailer natin. Ito yung mga heavy haul unit ng Q-Line. So yan, mga kaibigan, naka-atras na tayo dito. At gagawin nila agad yung gulong natin, no? Papalitan nila ng bago. Ayan, no? Yeah. Ito yung papalit nila, mga kaibigan. Papalitan nila agad. Flat kasi ito, eh. Alis din tayo agad dito. Habang hinihintay natin sila, i-measure ko yung truck para malaman natin kung ang ilang measurement tayo. 75 kg. I don't want to see your nudes.
You can actually make money out of these. So, ladies and gentlemen, so this is Hans right here, my good mechanic, or Q-Line good mechanic. And he actually made a, what is this? A prototype? Yeah. Of a what? Wood stove. Wood stove burner. Out of a what? Propane tank. Jeez, man. Look at this. Can I open it? Yep. Right on. Anyway, if you want to like order these, just contact Hans and he'll hook you up on a very good deal, right Hans? And look at that dude. Yan ang ganda oh. Nalagyan mo siya ng kahoy. Astig no? May tambucho pa siya oh. I like these, looks cool. Garrett. All done, boss. Anyway, mga kaibigan, tapos na po tayo. Bagong-bago yung gulong natin. Hi, Kev. Good. Not too bad. Just had my tires changed. Brand new. Oh. Right on. Have you seen these? Yeah. That is pretty cool. Yeah, I brought him a bunch of the bigger ones. What, are you going to make another one? No, he's got, I brought him 5 of the 30-pound ones. Okay. A little bit bigger, so. Dude, that's what's up. I mean, yeah. You don't have to actually like buy expensive like wood stove burner, yeah, because these are expensive, eh? Yeah, pretty smart, man. Yep, good for winter time. Yep. Anyway, good seeing you. I'll see you around. Have a good trip. Yeah, thanks, man. Thanks. Ito at tapos na tayo, mga kaibigan. Aalis na, napalitan na nila ng bagong gulong. Aalis na tayo dito, no? Tatawagan ko muna yung opisina, sasabihan ko yung permit kasi ang haba natin is 95.6, yung haba natin long in feet. So, tatawag tayo sa opisina. Sasabihan natin sila na ganun yung dimension natin at para makaalis na tayo dito. Saan ba si Max? Ayun pala. Hey Max, I love you so much, bud. Alright mga kaibigan. At hihintayin na lang natin yung permit na tumawag sa atin balik. Kasi tumawag na ako. Sinabi ko na yung haba natin. Ang haba natin mga kaibigan overall ay 98 feet long and a half. Yun yung haba natin. Kasali na yung ulo ng truck hanggang sa pinakadulo ng trailer, hanggang sa pinakadulo ng overhang. So yun yung haba natin, 98 and a half feet long tayo mga kaibigan. At tinawagan ko na nga yung permit at maghihintay na lang tayo dito. Hintay tayo ng tawag balik. Kung okay na, tsaka pa tayo magmaneho. Si Maxay nandito, pinakain ko na kanina mga kaibigan. At nandito lang naman siya sa loob ng truck. Pag nasa labas lang ako at nagtatrabaho, dito lang siya natutulog. Minsan bumababa siya dyan sa harap, pero most likely dito talaga siya natutulog. At minsan nakikita niyo dito, umuupo siya dyan. Pero ano lang, sandali lang siyang umuupo dyan, tapos bumabalik agad siya dito at natutulog. Hintay lang natin yung permit, no? At dito muna tayo, kakain lang ako sandali. At para naman makapagpahinga kaunti.